Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to ay gagawa tayo ng power bank na pwede pang-charge natin ng mga 5 volt na gadget natin at pwede rin siyang 12 volt. Para sa mga 12 volt na gamit natin, kapares ng router. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa ating channel, ay pakihit ang subscribe button at ang bell nakatabi nito para ma-notify kayo sa tuwing nag-upload tayo ng bagong video. Salamat. Balance yung balance yung tatlong cell niya. 57%. Masyadong maliwanag to. So, gagawa tayo ng bagong ganyan. Gamit ang 18650. So, ang gagamitin ko, itong binili ko sa Lazada. Sa 10 yan. Ito, puro galing na to sa laptop. Gagamitin natin to sa ibang project. So, ito nabili ko sa Lazada, 23 pesos. Isa. Flash sale siya. Hindi ko sigurado ngayon kung anong presyo niya. O kung meron pa yung ganito sa Lazada. Pero ito ay 3,000. Yan, 3,000 milliamps siya. 3.7 volt. LCY, ang tatak niya. Pero parang binatong lang yung balot niya. Tapos, natest ko na to lahat sa smart charger ko sa Litokala. Ang nakuha kong capacity niya, so more or less naglalaro sa 1,500. Gagawa tayo ng 12 volt na 3S3P. Okay. Ang ibig sabihin ng 3S3P, 3 series, 3 parallel. Ibig sabihin magpa-parallel tayo ng tatlo o magsi-series tayo. Umpisa muna natin sa parallel. So pag pinaralel natin 'to, sabihin nating 1,500 sila lahat. Pag pinaralel natin 'to, positive sa positive, negative sa negative. Ibig sabihin magkakaroon tayo ng 4,500 milliamps, milliAh, 3.7 volts pa rin. So, 3.7 volts yun yung nominal voltage niya. Ang maximum voltage nito, 4.2. So, yung tatlo, ang maximum, 4.2 kasi nakaparallel tayo. Tapos, ang minimum voltage nito, 2.5 volts sa charger, minsan 2.8. Pero mas maganda, huwag natin pababain ng 3 volts. Tapos, pag nag-series naman tayo, pag nag-series tayo, yung positive nasa negative. Positive ulit nasa negative. Okay, pag winiringan natin yan ng ganyan, lagyan natin wire papunta dun. Wire nito papunta dun. Magkakadoktong sila. Pero pag binaligtad natin yung ganyan, yung sa gitna, lalagyan lang tayo ng jumper dito at jumper dun. Dito naman, pag nakasiris tayo, halimbawa ito lang siniris natin, 3.7 volt, ang dadagdag, yung voltage lang, yung capacity niya, yung pa rin yun. So, magkakaroon tayo ng 3.7 yung nominal voltage times 3 nun, 11.1 volts. Pag nakasiri siya, meron tayong 11.1 volts, 1,500 milliamps. Kaya pag gumawa tayo ng tatlong set, meron tayong 11.1 volt, 4,500 milliAh. O, nominal, sabihin natin 12 volts na siya. So, ganito yung 12 volts, yung 3S. Ngayon, lalagyan natin niya ng BMS o yung battery management system. Kapares nito. Ang BMS na gagamitin ko dito sa project na to ay ito lang, 20 ampere. Mas maliit siya kumpara dito. Ito ay 40 ampere. Ito yung mga paresto BMS na 3S. Ito nga lang, 40 amps. Ang pagkakaiba lang naman nila, yung kaya nilang i-discharge o ibigay na current. Ito 40 ampere, ito 20 ampere. So sa project na to, hindi naman to mataas na nga yung 20 ampere. Kung titignan nyo natin tong isan to, matagal ko nang gamit yan. 40 amps ang BMS yan. Pero, kalimitang discharge current ko lang dyan, 1 ampere. Hindi na yata ako nalayo sa 1 ampere. So, bihira ko lang din naman kasi gamitin yan. Kaya ito lang napili ko sa project na to. Kasi ito, isa-save ko dun para sa mga battery laptop ko. Kung titingnan natin, meron yung mga terminal. Meron ditong walang nakasulat. Ito sa liguran, 0 volt. 4.2 volt, 8.4 volt, tsaka 12.6. So, kung nakasiris tayo, so itong 0 volt natin, pupunta sa pinaka-0, sa pinaka-negative natin. Itong 4.2 volt, lalagyan natin yung wire pupunta doon. Hindi mo kailangan makapal, kahit manipis lang. Tapos, 8.4 volt, dito yan. 12.6 doon. Tapos, yung input, charging, tsaka discharging dito sa negative, tsaka positive na to. Ang ginagawa kasi ng BMS,
meron siyang low voltage discharge protection. Ibig sabihin, pag may nakita siya isang cell, kapares nitong isang to, ito palaging nag-unbalance pag mababa na yung charge niya. May nauunang cell na ma-discharge. Pag nakita niya, halimbawa dito, yung battery pack, battery number 3 o yung cell number 3, nag-trigger na, bumaba ng 2.5 volt hanggang 2.7 volt. Papatayin niya na yung output. So, mawawala na siya ng output dito. Sa charging, ganun din siya. Meron din siyang overcharge protection. Nasa 4.2 volt hanggang 4.3 volt. Nandun yung tolerance niya. Meron siyang, tawag dito, nag-discharge siya gamit yung mga resistor. So, maliliit lang resistor nito. Doon siya nagkakaroon ng balancing sa pag-charge. Halimbawa, nag-overcharge siya konti. 12.6 volts yung kabuuan ng 3S natin o 3 series. Tapos, pag hindi tama yung, o hindi pantay-pantay yung chemistry ng battery natin, may mauunang ma-charge. May mauling ma-charge. Kapares nito, iba-iba kasi capacity nito, basta-basta ko lang ginawa yan. Pero, gigibain ko rin yan at papadaanin ko ulit sa smart charger ko para makuha ng unang capacity. Tapos, gagawin kong bago. Kung makapansin nyo yan, ayan, tatlong green yan. Dun sa baba niya, dalawang asul, isang gray. So, posibleng iba-iba ka pa. Pero puro para-parehas yan sa laptop nang galing. Kaya pag gagawa tayo ng battery pack, mas maganda, magkakamukha yung capacity nila. Kapares itong sa mga laptop. So, yan, hindi nagkakalaylay yung capacity nila. So, pwede itong gawin kong isang malaking battery pack. Tapos, tayo bahala kung ilang parallel ang gusto natin. Kapares nito, 3S 2P. Itong gagawin natin, 3S 3P. Walang limit yan. Kung gusto nyo, 3S 10P, walang problema. Basta yung charge at discharge current niya. Yung BMS natin, dun natin ibabasa kung ilang kailangan natin. So, kung hindi naman ganun kalaki. Typical na yan, mga 20 amps, 40 amps. Pero meron pang mga mas mababa. Ang pinakamagandang setup dito, yung ginawa ko kanina, ganito. Pero ang bala ko, lalagyan ko to ng lalagay ko sa box. Kaya gagamit tayo ng box na ito. Ito napansin ko nitong nakaraan, yung mga lagayan ng Crayola. Maganda siya. Sakto yung 18650 dito. Pero hindi yan ang gagamitin kong box. Palagay ko itong isang to na lang. Dito ko pagkakasing yung sham. Tapos, lagyan natin siya ng charging module para mapag-charge din siya ng 5 volt. So, ito ay step down na 5 volt para sa 12 volt, 24 volt. Siya bahala, i-maintain niya ng 5 volt plus. Tapos, USB output na. So, butasan na lang natin yan dyan. Tapos, lagyan natin ng jack para sa charging. Tapos, kukunin ko rin to para pwede siya sa discharge. Lalagay ko na to dito. Ilalawit ko na lang. Pwede to gamitin sa mga router. Yan, 12 volts. 12 volts na electric, pan 12 volts na ilaw. So, maganda to. Itong charging module, constant current, constant voltage. Mamaya testing natin. Tapos yan, dyan sa loob. Tapos ito nakalabas. So, kasha naman yan, palagay ko. Ito yung tatlo nakaparallel. Tatlo nakaparallel. Tsaka itong tatlo ito nakaparallel. Ang una ko sigurong gagawin, lalagyan ko muna to ng hot glue. Kahit kapra-kapraso lang para tapos ako lalabas, ako lalagyan ng wire tsaka hinangan. Nga pala, bago tayo mag-parallel, huwag natin kakalimutan yung pantay-pantay na voltahe. Halos pantay-pantay naman lahat. Patigasin ko lang, tapos hihinangan ko na to. Ay, matigas na siya, no? Simulan natin, liliyain ko lang muna yung mga terminal.
pwede natin to idiretso dito. Itong anim na to, isi-short natin. Yan yung 4.2 volts. Right. Kasi ang mangyayari, ito yung pinaka-positive natin. Kasama na yung tatlong yung papunta na yun sa positive. Sa 12.6 volt. Tapos ito yung magiging 0 volt natin, itong tatlong to. Bali itong tatlong positive na to, tsaka tatlong negative na to, ganun din ang mangyayari. Magkasama sa kanila. So, huwag kayong malilito, observe nyo palagi. So, kanina, walang problema kahit magkamali. Pero ngayon, pag ano nagkamali dito, kapag short to, delikado na yan. So, ito magkakasama itong anim na to. Ito ang negative natin, 0 volt, 4.2 volt, dito yan, ito yan. Tapos tong anim na to, siya yung 8.4 volt. Tapos yung muling tatlo, siya yung 12.6. So, lalagyan ko lang tong tatlong to, tapos yan tayo sa baba. Lagyan ko lang tape para iwasan ng aksidente. Okay. Itong anim na to magkakasama. Tama. Itong tatlong to ang negative. Okay, ayan na. Nilagyan ko lang ng temporary tape para maiwasan yung aksidente na sumayad ako dun. Ito kasi magkalayo talaga, pantay eh. Ito, medyo alanganin. For safety purpose lang. Tatanggalin ko rin yung mamaya. So, ayan. Buo ng ating 12 volt power pack. So, isa na lang ko lang lalagyan ko ng wire. Tester muna natin. Ito yung magiging negative. Tapos ito yung positive natin. Itong brown wire na to. 12.45. Ay, halos full charge siya. Okay. So, yan. Ating mahaba yan. Aray ko, mainit. Subukan natin sa ating kaha. Tanggalin na natin to. So, nakainang na yan. Hindi na tatalunan yan. Kung wala tayong cover, kapres ng ginawa ko dun sa isa, electric tape talaga, o kaya Kapton tape. Itong BMS, dito na lang siguro. Ayan. Ito yung pinaka-negative natin. So, 0 volt siya. Yung BMS natin, nakapwesto dito. So, dito natin to lalagay. Susunod natin si 4.2 volt. Ang 4.2 volts, ito. Yung unang-una natin ininang. Kasi siya yung kasunod ng negative natin. Ito yung positive ng negative natin. Ng 0 volt natin. So, ito ang 4.2 volts. Okay, yan. Susunod natin si 8.4 volts. So, ito na yun. Tapos last natin, si 12.6 volts, ito. So yan, okay na siya. Testerin ulit natin. Yan, nandiyan 12.45 volts. Kaya natin ang tape for safety. Okay, dito ganito ang unang plano ko. Ito yung battery pack natin na meron ng 3S na BMS. Ang magiging output natin, yung barrel jack na male. Tsaka itong USB charger. Tapos ito yung buck converter natin na constant current, constant voltage. Doon sa kanya papasok yung input o yung charger. Ang bala ko gamitin sa project na to, itong adapter na to. Alam ko pan laptop to eh.
100 to 40 volt ang input, tapos ang output niya 14 volts, 2.14 ampere. So kung okay to, ito na gagamitin kong charger. Pero papalitan ko na lang tong output. So tutusukin ko lang yung gitna. So 14.2 volts. Pero hindi natin to pwede i-diretso kasi nga mataas ang volt tayo. Ayan. Temporary ko lang nilagay dyan. Lagyan natin content tape. So mataas na yung 12.8. Siguro 12.3, 12.4 lang okay na. So hindi rin naman magandang palagi full charge yung battery. Hindi magandang palagi sagad, lalo pag store for storage. So hindi naman to for storage tong battery pa ko, pero hindi rin ganun kadalas ko gagamitin. Kaya 12.4 lang. Pero kung araw-araw yung cycle niya, okay lang siguro i-full charge. Pataas ko maiset ng module yung tamang amperahe tsaka voltahe nang ilalagay ko na siya. Ang naging problema ko naman yung module na ilaw kapag nilalagay sa battery, kaya nagdesisyon ako na ilabas na lang ito at isama sa charger natin dahil butas na yung para sa barrel jack. Ganito na lang ginawa ko ng input tsaka output, yung male tsaka female. Okay, tapos nung naiayos ko na lahat, ito na ang nangyari. Okay, naayos ko na yung charger. Pag inon ko yung output nito, baka okay siya, diba? Pag nag-charge siya, yun. Munti ka nang umusok. Nawala yung output. Yun ang problema dito sa isang to. So, nagkaroon ng problema, namatay yung charger na to, nawala yung kulay pulang ilaw. So, posibleng hindi siya babalik kasi palagi nakapower yung USB natin. Putulin ko na lang to. Dito siguro. Yan, 12.2. Ano man nangyari? So, nag-disconnect yung BMS natin. So, pag direconnect natin to, so, yung buhay na ulit yung 5 volts na, nailaw na ulit. So, yun yung isang karakteristik ng mga BMS. Nag-save naman siya kasi kung hindi nangyari yon, mas maraming usok tayo makikita. O kaya kablam talaga. Nireplay ko yung video, umabot pala ng 14.5 ampere. Tsaka hindi lang ito ang umusok. Pati pala ito, kaya nawala ng output. So, sira tong module. Kasi alam ko na kung ano nangyari. Napasukan siya ng baligtad na polarity. So kung titingnan nyo, titingnan natin to. Kung iti-tester natin to, yung gitna niya dapat positive. So pag nilagay ko to dito yung negative sa gitna. Yan, pamagdikit na naman. Wala, 0 volt. Pag ito sa positive to, kaya meron 12.4. Yung gitna ng DC barrel jack. So, dito ako nagkamali. Mali yung pagkakabit ko sa negative at positive. So, malamang yung 14 amps dito nang galing sa battery. So, malubong dun sa module. Yan ang simpleng pagkakamali lang. So, hindi ko binigyan ng attention tong DC barrel jack na to kasi palagi naman ako nagamit nito. Itong barrel jack na to, ito ang positive tong sa likuran na to. Ito ang negative. Ito negative din to, pero pag sinasalpakan yan, nadi-disconnect siya. Observe natin pag magkakabit tayo ng mga barrel jack. So basic lang, pero nakasira ako ng module ko. Okay, lesson learned. Wala tayong magagawa. Move on agad tayo. And naitama ko na siya. So, ito na yung positive, dry negative. Testingin natin to. Ayan, 12.2. Ayan, meron na siya. So, mixin na yung wire, dinuktungan ko lang yung negative. Tapos, nilagay ko na rin tong switch. Problema lang, baka mapwersa yung switch, pambatang laruan lang to. Ay, nakita natin siya na nagana na. So, pwede rin to lagyan ng voltmeter.
Babalik ko lang yung mga hot glue, tapos charge ulit natin. Pakita ko sa inyo yung isa kong charger. Okay, na-assemble ko na ulit siya. Babalik ko na ulit. Medyo gabi na. Bukas ko na ulit yung charge. Pero, gusto ko siyang iwan sa discharging. So, naka-zero tayo ngayon. Yan. Lalagay ko lang to sa 2 ampere. At sasaksak ko dito. So, tingnan natin kung ilang kung makaka-record to ng ilang milli-AH. So, ayan, namatay na siya. Na-disconnect na. Off ko. On ko ulit. Naka 9,900 lang. Tingnan natin yung voltage. .9. So lobat na yan. Nag-disconnect na yung BMS. So mas maganda wag natin pababain ng ay namatay na naman. Wag natin pababain ng mas maganda wag natin pababain ng 9 volts. So ayun, nag-6.7 siya. Tingnan natin ang voltage. Sundutin ko lang ito yung negative. Yung positive, yung unang-unang cell natin. 3.5. Okay. Ito yung negative, ito yung positive. 2.8. Ito yung negative, ito yung positive. 3 volts. So, meron pa rin tayong unbalance. Hindi ko na-expect yun. 3 volts. So, pinakamababa yung battery to. Hindi ko na-expect na mag-unbalance siya. Kasi, magkakamag-anak to. Hindi talaga maganda yung generic na battery. Sabay-sabay ko silang pinul charge bago ako ginumang battery pack. Nasa 4.1 volts lahat. Tapos, discharge natin. So, hindi ko alam kung naka-affect yung pag-uso kanina. Pero, gagawin ko dito. I-charge muna. Kuha tayo ng bagong charger. Okay, so ito ang isa kong ginagamit na charger. Constant current, constant voltage. So, dalawang pitan lang to, hindi ka parehas ng isa, tatlo. Ang hirap kausap. So, mas maganda to kasi kung ako nagkakamali, 8 amps ang kaya nito i-handle. Tapos, constant current siya, constant voltage. So, dito gamit na gamit yung constant current kasi kung mataas ang power supply natin na gagamitin, halimbawa mga 15 amps, 20 amps, kailangan natin pigilan yung current. Dito siya papasok. Pero dito ang gamit ko. Itong power supply lang ng printer. So galing lang to sa printer. To ay 24 volt. 4.1 ampere. 100 watts na power supply. 24 volt siya. Okay. Meron siyang on off dito. Maganda yan. Malakas. Mabigat. Tapos yung output niya nilagay ko dito. Pero tingnan nyo to. Ito naka-recover na yan. Hindi na ulit. Tingnan na to. Nakapatay naman yung power supply natin. Pag inon dito, tingnan nyo, nakakabalik din hanggang doon. Kaparehas na nangyari sa isa. Ayan, may dalawang ilaw yan. Pula. Tsaka asul. Yung ilaw na yan lang din, pero dalawa kulay niya. Pag nag-charge, pula. Pero pag bumaba na yung amperahe niya ng mga 10%, nag-constant voltage na siya. So, dasa constant current siya sa unang charge. Tapos, mag-constant voltage siya magpupula. Na-testing ko na ilang beses na. Dito sa isang battery pack. Yan, charge ko na yan dito. Walang problema. Tapos, tanggalin ko muna itong output. Pag ino natin yung supply, ano natin? Yan, nag-kulay green siya. 12.5. So, dyan ko siya sinet. Tapos, pag tumingin tayo sa internet, ang sinasabi nila palagi, pag mag-a-adjust ng voltage, ng amperahe, ilalagay natin itong meter natin sa ampere. Tapos, syempre, lilipat natin to dito. Tapos, si-short nila. Okay naman yun. Kaso nga, hindi ko magawa dito kasi pumutok ang fuse nito. Dalawang fuse na maliit, putok siya. Tapos, ang ginagawa ko palagi, dito ako nagtataka. Pag inoon ko to, i-short ko lang dito. So, ganun din naman yun eh. So, kaya nito 10 ampere. Pag sinort ko ito, yun. Ma-adjust na natin itong voltage.
Tingin ko muna, hanap muna ako ng PIT. Itong isang to nga pala, sa naka-off yung output. Ma-adjust natin yung voltage. Ito. Nilagyan ko siya ng B. Yan, 12.9, 13. Kaya niyan tumaas hanggang sa malapit dun sa 24 volts na supply natin. So, pwede ito pang charge ng mga 5S, 4S, 23.6. Mawaba lang yung voltage difference niya sa supply. Balik natin sa 12.5. 12.5, okay. Tapos, pag in-on ko yung supply, naka-short tayo. Tingnan nyo, nagsisero yung voltahe. Yan ang hindi ko alam kung tama. Kahit dun sa isa, nung testing ko, ganyan din. Pero ma-adjust na natin yung amperahe. So, saset ko to sa 3 ampere. Yan, 3 amps. Off ko muna. Yan, nag-i-rin ulit. Nag-asul pala. So, bakit 3 ampere? So, kasi ganito yung mga sir. Ito, naka tatlong parallel tayo. Itong battery na to, generic lang. So, kung titingnan natin yung mga nabibiling charger, itong mga TP4056, design to sa isang cell na battery lang. Ang max charging nito, 1 amps. 1 amps, limitado lang siya dun sa constant current niya na 1 amps. Tapos, pag nag 4.1 volt na siya, magka-constant voltage na siya, bababa naman yung amperahe. So, kahit tingnan natin yung mga datasheet, ganun. Yun yung typical. Doon natin siya ibabase kasi wala naman tong datasheet na binigay. Pero kung ang mga battery nyo ay kapares ng sa laptop, yung mga branded, pares nito. Halimbawa, itong kulay pula na to. Ito ay saan nyo to? Kung ito ako nagkakamali, meron ako dito yan. Ito. Saan nyo? Ito yung datasheet niya. Charging, ang standard niya 1,500. Kung tatlong ganito, naka-parallel, ibig sabihin, ang standard niya, 4,500. So, 1,500 plus times 3. Pag naka-series tayo, halimbawa, isang series lang tayo, tatlong series pala, pero wala tayong naka-parallel, nakaganyan lang tayo, o 3S. 3S 1P lang, o tatawag nyo na 1P. Walang parallel. Ito, 12 volts, pero 1.5 amps lang ang maximum niya. Pero, yun yung standard pala yun. Pero, meron niyang kalimitan, standard, tsaka max. So, wala to. Wala, halos lahat, wala. Itong LG, na kulay asul, meron. Ito yan, LG. Ang standard niya, 1 amps lang. Pero, ang maximum niya, 2.1. Ibig sabihin, kung tatlo to, na taka 3S3P tayo na ganito, pwede natin siya i-charge ng fast charge ng 6 ampere. Pero kung 2S2P lang tayo, 4 ampere. Pero kung 3S2P. Pero kung 3S, tapos walang parallel, o 3S1P, 2 ampere lang. So, pag nagsisiris tayo, hindi dadagdag yung amperahe. Mag-stay lang siya dyan. Tataas lang yung voltahe natin. Pero yun pa rin yung mga standard na susundin natin. Habang nagpa-parallel tayo, dadagdag nung dadagdag. Ibig sabihin to, kung naka-10P tayo, safe natin siya i-charge sa 10 ampere. Sa standard, sa maximum, 20 amps. Yun yung tinatawag nating mga fast charge. Pero, mas maganda, dun tayo sa standard palagi, mas mababa pa ka ng konti, okay lang. Kaya to, nasabi ko na safe siya sa 3 amps. Kasi, lalaanan lang natin ng 1 ampere kada isang cell. Okay? So, sasaksak ulit dito. Sana tama na. Yun ko lang ulit. Wala nang usok sana. Tingnan natin yung watt meter. Meron siya standby na 4.8 watts. Medyo mataas yung standby niya. Okay. On ko lang. Ayun, nagkulay pula na. Nakita natin 3 amps papasok. Tataas ang voltahe niyan. Meron tayong 43 watts dun. So, sa gantong paraan, mabilis ito macha-charge. Kung 3 amps, kung 1,500 milliamps yun, sa isang oras, makaka 1,000 milliAH tayo. So, kalating oras, hindi naman yun saktong ganyan, bababa ang amperahe niyan habang napo-full charge tayo. Habang lumalapit tayo sa full charge, yung curve niya nababa. Kaya,
humahaba yung oras niya ng konti. Siguro, expect natin mga 2 hours. Full charge niya, no? Okay na. Pero, pag mababa na amperahe, meron pang amperahe, pero mababa na. Pagkukuli-asol na yan. Ibig sabihin, nagtatap na lang siya dun. So, pinu-full charge na lang. So, nasubukan ko na yan dun sa isang battery pack. Okay naman. Ilang minuto pa lang, 12 volts na siya. 3 ampere pa rin. Nasa 48 watts. Yan, 35 minutes. Simula, sinerge natin siya. Hindi pa rin nagbabago ang amperahe. Bubaba, konting-konti lang. Ayan, hindi nagbabago yung voltahe niya. So, ibig sabihin, constant voltage na siya. Pag sabi natin constant, nakapix na siya. Yung current na ang pababa. Yung kanina, yung current na sa taas, constant current siya, pero yung voltage, pataas, pag ganun siya. Bali, magkocross sila pag ganun sa graph. Ayan, 1 hour and 45 minutes na. So, pabagal na ng pabagal yan. Kung hindi ako nagkakamali sa 500 milliamps pababa, mag-aasol na yan. Kasi ganyan ang ginawa ko dito. Nag-charge na to, 2 ampere. Yan din ang gamit ko. Kaya kung mapapansin natin kanina, nasa 2 amps siya nung unang bukas natin. Ayan, nag-asol na siya, no? Hindi ko napansin kung saan nag-asol. Pero pagtingin natin sa datasheet, sabi sa seller pala, pagtingin natin sa seller, nakalagay dun, 10% ng rated constant current natin. So, ang rating natin, 3 amps. Dapat sa 0.3 amps siya, o 300 milliamps mag-asol. So, konting differential lang naman. Pababa yan. Tapos pabagal ng pabagal, pero hindi naakit din dyan. Tingnan natin yung watt meter natin, 11 watts na lang. So kung meron kayong 2S na BMS, so isiset nyo lang sa 4.2 times 2, so 8.4, yun yung full charge nya, pero pwede namang babaan natin dun. Bawa mga 8 volts, 8.2 volts, ganyan. So pwede natin ipancharge yan. Sa 4S, ang 4S, 4.2 times 4. So, 16.8. So, 16.8. Pwede natin lagay sa mga 16.6. Yun yung maximum voltage nya. Tapos, ibabase natin palagi yung amperahe. So, ilang nakaparallel tayo. Tingnan natin yung datasheet ng battery. Kung hindi natin makita datasheet, magbase na lang tayo sa 1 ampere na max charging ng per cell. Ayan, totally 0 amps na siya. Patayin na natin to. Testerin natin yung battery voltage natin. 4.268, lumagpas ng konti, lipat natin dito. 4.215 dito. 4.197, mas mataas palagi itong isan to. Pero kung tinasan pa natin yung voltahe, ibabalanse niya yun sa 4.2 volts. So dapat tinasan pa natin ng konti para magbalanse. Pero yun nga, ito 4.268 na, mataas na to. Pero tolerable pa naman yan. Ngayon, meron na tayong 12 volt na power bank. Testingin natin dito sa ating Bluetooth speaker na 12 volts. Tapos patay yung power bank natin. Inaan lang natin. May na lang. On natin. Bluetooth mode. The Bluetooth device. Is connected successfully. Yan. So, gagana siya sa mga 12 volt na device natin. Pwede rin natin ito testingin sa modem. So, ayan. So, itong modem na ito ay 12 volt ang supply. Merong modem o kaya router na 9 volt. Tapos, yung
polarity niya, observe din natin. Pero typical na yan yung nasa gitna, ang positive. Yung nasa outer niya, yung negative. Pero double check din natin pag gagamit tayo. Ito ka pares nito. 12 volt din to. Yan, nagana siya. So matagal to, kung brown out, pwede natin siya gamitin na backup. Meron pa rin tayo internet. Dito meron akong 12 volts na 8 watt na ilaw. Nalagyan ko lang to ng barrel jack din. Mail naman to. Yan. So kung kailangan natin ng mas mababang voltage, kapares nun nga yung mga router na 9 volt. Mas maganda, pwede rin natin lagyan to ng output na 9 volt. O kung dedicated lang talaga siya dun, di mag-back converter tayo. Tapos, habang tinatapos ko tong video na to, meron dumating na order ko. Mas maganda yung gantong setup. Ito yung battery holder. Ito tatluan yung binili ko. Tatluan yan. Pang 3S siya. Merong nabibili to pang dalawahan, pang isahan, pang limahan. So, depende sa gagamitin yung setup. Kaya, nilagay ko lahat ng battery. So, ayan. Ito ay configuration kung lalagyan natin to ng wire. O, ito naka-negative lahat. Positive lahat. Negative lahat. So, ito yung isa-short natin. Ito yung negative natin, 0 volt. Tapos, yung 0 volt, isa-short natin lahat ng positive sa negative dito. Yung ganyan yan, ito yung 4.2 volts. Tapos, ito naman yung magiging 12 volt natin. Yung kabila nito yung magkasama sa yung 8.4 volts. Ang kagandahan kasi sa battery holder na ganito, bukod sa maganda pagkakasalansan, meron siyang mga awang o pagitan. So, kung merong mag-init na battery, hindi mahahawa yung iba. Makita natin yan. May awang siya. So, ito. Ang configuration nito, ilan ito? 2, 4, 6, 8. Pwede itong gawing, ang tawag natin dito kung gagawin natin itong battery pack, 3S, 8P. At pag nilagay natin yung BMS, pwede dito. So, maganda siya. Maganda kakalabasan niya. Okay. So, depende naman yan sa configuration natin. Pwede tayong mag 4S, 5S, may mga nagawa niyan. Hanggang 8S yata. Yung BMS, marami tayong mabibili. Maglalagay ako ng link sa video description para sa mga to sa holder. Tapos, the best pa rin talaga siguro tong battery laptop na salvage. Yan. Ang capacity niyan, hindi nagkakalayo-layo. Nasa 2.3, 2.4 lahat yan. So, ito pwede ko pagsamasamahin kahit magkakaiba brand. Ito LG, ito Sanyo, ito yung unknown. Hindi ko makita yung datasheet nito pero galing ko sa laptop battery ayon sa secondlifestorage.com. Sa forum yun, yung kinukuha ko ng mga datasheet na ganito. Magandang brand to, matibay, pero hindi lang ma-identified sa oras ng paghanap ko. Okay, ito yung Sanyo. Ayun yung isang klase. Sanyo rin to. Ito, Sanyo rin. Ito yung ginamit ko sa powerbank. Ito, LG. Itong kulay asal na to. Kakulay lang siya nung battery pack na yun. Okay, sa ibang project na siguro to. Tapos, bumili rin ako nito. Tabbing wire. So, mas maganda siyang gamitin, mas malinis. Tapos, pakihinang ko na lang din. Marami naman naghihinang, pero ang best practice talaga, yung spot welder. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to. Sa susunod ko na to gagawin. Kung ganyan ang gagawin kong setup, pag-iisipan ko pa. So, marami pa akong hindi alam tungkol sa lithium ion. Hindi ako ganong ka-experience dito, pero ayun yung mga nalalaman ko tungkol sa mga lithium ion. Ingat tayo kasi delikado to, lalo sa overcharging, over-discharging. So, gagamit tayo palagi ng BMS pag gagawa tayo ng battery pack. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, maraming salamat. Yung mga diagram, maglalagay ako ng link sa video description.